Okay mga buddy, pag-usapan nga pala natin itong si Taal Volcano. So, yung isa sa mission natin nga pala sa Agoncillo, bukod doon sa pag-vlog natin dito sa ano, sa pag-harvest ng tilapia mga buddy, ay ang i-monitor din si Taal. Dahil may mga subscribers tayo na umaasa sa atin, na sumusubaybay sa atin ng Taal Volcano update, so ginagawa natin to mga buddy. Alam nyo, kung tutuusin, hindi lang for the views eh, for the money yung ating ginagawa, kasi magkano lang naman ang kinikita natin sa no, sa YouTube, lalo na kapag mga ganyan mga Taal update, hindi kagaya dati. Pero ginagawa natin to para na rin sa ating mga kababayan, para na rin na ma-inform sila o yung mga nakasubaybay doon sa ating Taal Volcano News update group at sa ating Facebook page mismo na Iman Supremo Motodrone. Ayan. So si Taal kahapon nagkaroon ng short-lived, no, maikli, panandalian na phreatic burst ayon sa FIVOX. So naipos ito ng Civil Defense Calabarzon. Then after that, nung maipos nila, meron kasi doon isang form parang sa galing sa FIVOX yun, yung notification, Taal Volcano Eruption Notification. So nawala bigla, na-delete, no, or dinelete nila. So nagtatanong yung mga tao, ano ba to? Totoo ba to? False alarm ba to? Kasi galing sa PBox mismo yung ano, yung notification na yon na ipinapasa siguro sa Civil Defense or NDRRMO, parang ganon. So nagkaroon ng duda mga tao at naputukan na naman kung si PBox. Pero naibalita rin naman sa ABS-CBN na talagang confirmed na merong short-lived phreatic burst si Taal. Kaya yun na lang payo natin sa ating mga kababayan. Palagi po tayo maging mapagmatsyag. Mabuti na lang at itong mga pinapakita ni Taal ay mga mahihina lamang na eruption, mga burst. Kaya paano kung huwag naman sana bigla magkaroon ng major eruption, hindi ba? Wala naman talaga makakapredict sa ikinikilos ng vulkan, mga buddy. Kahit ang PBOX, maaaring magkamali. Kaya mas maigi na ka tayo, mga Batanggenyo, ay mag-ingat, maging mapagmatsyag. Nakakaawa lang kasi, mga buddy, isipin ano, kung magkakaroon naman ng ganyan ng eruption, ay yung mga umaasa ng kanilang kabuhayan sa ano, sa Taal Lake. Kita niyo pag ipapalipad tayo, ang daming mga ano, ang daming mga fish cages diyan, mga tilapia. So paano na lang ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga negosyo kung sakali man na magkaroon ng eruption. Ang dami, ang laki ng malulugi talaga. At ayun nga dun sa kausap ko, kasi naitanong ko mga buddy, bakit yung mga palaisdaan o yung mga fish cages na yung tilapia ay nandito sa part ng Agoncillo. So strategic pala yung location na yan mga buddy. At tinanong ko bakit dun sa parte ng Alitagtag or ng Cuenca or ng parte ng Talisay, wala halos wala kang makita na mga fish cages. Nandito lang sa may part ng Agoncillo, San Nicolas, no? Dito sa medyo itaas na. Tapos sa San Nicolas, yung mga bilog pala doon na fish cages sa Bangus. So ang dahilan pala mga buddy kung bakit nandito sa Agoncillo yung mga fish cages na yan, ay dahil mahina ang alon, nasasanggahan ng pulo at ng mainland. Nakapagitan kasi
yung mga fish cages na yan. So kapag nagkaroon ng bagyuhan, hindi masyado naapektuhan yung lugar na yon. At hindi malalakas ang alon yon. Samantalang dito sa Cuenca Litagtag area, dyan pala eh, syempre open eh. Malawak yan eh. At saka mas malalim yung lugar na yan. Mas malalim yung Taal Lake dyan sa part na yan. Eh dyan, mahaalon pala. Kaya hindi suitable para sa mga tilapia. Kita nyo naman kung paano natin, kung paano sila nag-harvest, no? Kung hindi pa nyo napanood yung vlog na yan. So yan mga buddy, strategic nga pala yung location na yan. Nasasanggahan ng pulo at ng mainland yung mga pala isdaan at hindi malakas ang alon. Yun. Okay? So yan po yung kasagutan dun. Kasi naitanong ko yung kagabi eh. Naging curious lang ako. Okay, so nandito na tayo sa Catalina. Sa may diversion road. New diversion road. Buti na lang, wala nang ulan dito.